Kapag tayo ay mayroong problema sa ating internet connection, kagad tayong tumatawag ng telecom company na nagkabit dito upang magpadala ng mga repairman na susolusyon sa ating wifi. Dahil nga siguro, ang internet ay isa na ngayon sa pangunahing pangangailangan ng mga tao. Pero bakit sa Santa Rosa, Laguna, ang mga nagpakilalang repairman ng Globe Telecom ang naging dahilan ng pagkamatay ng dalawang katao sa brutal na pamamaraan? Ano ang kinalaman ng dalawang lalaki na nagpakilalang repairman ng Globe Telecom sa malagim na sinapit ng mag-ina? At ano ang mga ebidensyang nakalap ng kapulisan para idawit din ang pangalan ng mismong Padre de Pamilya? March 2, 2016, nakita ng mga otoridad ang katawan ng isang ginang na si Pearl Santa Ana at ang isang taong gulang nitong anak na lalaki. Naduguan at nag-aagaw buhay sa isang bahay sa subdivision sa Santa Rosa, Laguna. Kagad na dinala sa ospital ang mag-ina, pero ang batang si Denzel ay kagad ding nawala na buhay. Habang ang ina naman na si Pearl ay pilit na isinasalba ng mga doktor. Ngunit kalaunan, dahil sa matinding kinahinatnan ng biktima, ay namatay din ito. Ang lalaking nakakita sa katawan ng mga biktima ay ang mismong kapatid ng lalaki ni Pearl. Nag-text daw kasi ang kanyang kapatid sa kanya na nagdududa at may masamang hinala ito sa dalawang taong nagpakilalang nag-aayos ng kanilang internet. Dahil matagal na talagang may problema daw ang kanilang linya. At ganito daw ang pagkakatext sa kanya ng kapatid na si Pearl. Kuya, mayroong dalawang tao na nag-aayos ng internet namin ngayon. Nagdududa ako sa dalawang taong ito eh. Kaya kuya, kung sakali man na may mangyari sa akin, itong taong ito ang hanapin ninyo. Sabay pinadala nito ang litrato ng ID ng isa sa mga nagpakilalang repairman ng Globe sa messenger ng kapatid. Bandang alauna daw ng tanghali ay hindi na makontak ng lalaki ang kanyang kapatid na si Pearl. Kaya dali-dali itong pumunta sa tahanan ni Pearl na may halo ng kaba sa kanyang dibdib. At pagdating sa bahay, dito na niya nakita ang katawan ng kapatid sa CR na nag-aagaw buhay na. Pati na ang kanyang pamangkin na isang taong gulang lamang. Pero kalaunan ay nawalan na rin ng buhay ang mag-ina. Sa pag-iimbestigang ginawa ng kapulisan, nalaman nila na pinagnakawan din ang mga biktima bago itinali at sinakal. At ang paraan na ginawa ng mga salarin upang wakasan ang buhay nila ay sa pamamagitan daw ng pagpukpok ng martilyo sa katawan at sa kanilang ulo. Dahil nakita rin mismo ang martilyong ginamit sa mga ito. At ang ginang na si Pearl ay ginalaw din ng mga salarin. Ang padre de pamilya naman na si Ricardo o Richard Santa Ana ay kasalukuyang nasa interview daw sa Maynila noong mangyari ang insidente. At noong dumating sa bahay si Richard ay nanlumo ito sa sinapit ng kanyang mag-ina. Ayon pa kay Richard ay wedding anniversary daw nila noong araw na yon at napilitan lamang daw na umalis para nga sa ina-applyang trabaho at nagsisisi kung bakit umalis pa ito noong araw na yon. Nakita sa loob ng bahay ang sinasabing job order at ID nga ng mga nagpakilalang empleyado ng Globe Telecom. Ang ID na siya ring ipinasa ni Pearl sa kapatid sa kanyang messenger at ito ay nagngangalang David De La Cruz. At kagad na ipinakalat ng pulisya ang litrato sa nasabing ID at nagkaroon na rin ng patong sa ulo upang mahuli ang taong ito. Subalit, lumantad sa kapulisan ang isang lalaki para magbigay ng pahayag sa naturang ID. Sinabi nito na siya ang taong nasa litrato ng ID. Pero hindi David ang tunay nitong pangalan kundi Christopher Oliveros. Inamin niyang empleyado nga siya ng Globe Telecom bilang isang field operations engineer
at tanging mga cell site lamang daw sa Maynila ang kanyang pinupuntahan at hindi siya naggagawi sa Laguna. Pinatunayan din ng mga CCTV footage na wala nga sa Santa Rosa itong si Oliveros noong mangyari ang insidente. Sa madaling salita, ninakaw ang litrato ni Oliveros sa kanyang FB at siyang inilagay sa ID na nagpakilalang mga repairman. Kumbaga, identity theft ang nangyari dito. Sa tulong din ng Globe Telecom, sinabi nila na ang job order form na nakita sa bahay ay peke, pati na rin ang ID na nakita dito. Samantala, dalawang araw matapos ang insidente ay sumuko sa isang barangay chairman ng Muntinlupa City ang isang lalaki na may pangalang Ramoncito Galo. Si Galo ay umamin sa pulisya na siya daw ang isa sa mga puma sa mga biktima. Sinabi niya na binigay daw sa kanila ng isang lalaki na nagpakilalang Jeff ang mga peking ID at job order upang makapasok sa tahanan na mag-ina sa Santa Rosa, Laguna. At ang lalaking ito din ang nag-utos na tayin ang mag-inang Pearl at Denzel Santa Ana. Pero nabigla ang kapulisan sa sumunod na sinabi ni Galo. Ang totoo niyan, ang nag-utos po sa amin ay yung mismong asawa ng babae. Inutusan niya po kaming tayin yung mag-ina dahil may atraso daw po ang mga ito. Kaya nagulat ako na siya pala yung ama ng mag-ina nung manood ako ng TV. Hindi naman po namin alam na pamilya niya pala ang mga yun. At upang makasiguro ay pinakita ng kapulisan ang litrato ni Richard sa salarin. Oo, siya na nga talaga yan. Ilang beses kami nag-usap niyan eh. Jeff pa nga ang pakilala niya sa amin. Pero dahil wala pang sapat na ebidensya na magdidiin sa padre de pamilya, ay ibinasura ang reklamo ng DOJ at iginiit ng PAU na gawa-gawa lamang daw ang pagkakasangkot ng amang si Richard. Samantala, taong 2018, nadakip naman sa GMA Cavite ang isa pang salarin na si Ryan Abistado. At sa kanyang pahayag ay ang padre de pamilya pa rin ang itinuturo nitong mastermind sa nangyari at naglahad ng mga karagdagang impormasyon. Binigyan niya pa nga kami ng cellphone eh, para daw makunan namin ng litrato at video ang pagkamatay ng mag-ina. Tapos yun, nagkita kami uli sa isang food chain sa Muntinlupa kinubukasan matapos na nangyari. At inabot namin yung mga litrato. Sabay, abot din niya ng kabuang bayad na 60,000 pesos sa ginawa namin. Tapos yun, sumibat na kami. At sa pagkalap nga ng kapulisan ng kuha ng CCTV sa nasabing food chain, ay makikitang pumasok nga si Richard sa nasabing kainan at ilang segundo pa ay pumasok din ang dalawang salarin na sina Ryan Abistado at Ramoncito Galo. At magkasunod din na lumabas ang mga ito makaraan lamang ang ilang minuto. Dahil sa panibagong impormasyon at testigo sa kinalaman ni Richard sa pagkamatay ng kanyang mag-ina, ay sinampaan na siya ng kaso noong taong 2018, pero nagtago ito para hindi makadalo sa mga paglilitis. Hanggang noong November ng taong 2019 ay tuluyan ang nadakip si Richard Santa Ana sa Taguig City, pero mariin pa rin niyang itinatanggi ang akusasyon nila Ryan at Ramoncito Galo. Pero dahil malinaw ang mga ebidensya na nakalap ng otoridad na magtuturo sa pagkakasangkot nito sa krimen, ay kalaunan tuluyan ang nakulong ang padre de pamilya sa piitan. Hindi man umamin si Richard sa maaring dahilan bakit niya ito nagawa sa kanyang asawa at isang taong gulang na anak, sa palagay ng otoridad ay maaring selos daw ang naging ugat ng lahat na ito. Ang aral ng ating bagong kwento ngayon, maging mapanuri tayo sa mga taong pumapasok sa ating tahanan, lalo na't kung ang mga ito ay hindi rin natin madalas nakikita sa ating paligid. Ano ang masasabi nyo sa padre de pamilyang naging utak sa pagkamatay ng kanyang asawa at isang taong gulang lamang na anak?
ikomento nyo lamang po sa ating comment section. Maraming salamat po.